So siya, naging controversial po no yung isang photo na ipinost ng National Commission for Culture and the Arts sa kanilang social media. Nag-react po yung mga netizens dahil ito po ay nag-resemble daw ng Nazi salute. So ano po yung ito po ba yung Nazi salute, sir? Or ano po ba itong ito pong nasa larawan na ito? Well, kailangan maintindihan natin yung pinaghuhugutan nung galit nung ilang mga tao, nung reaksyon nila. Dahil itong tinatawag na Nazi salute o yung tinatawag na Hitler Grub, no, sa salitang German, ay ito yung naging simbolo ng Nazi Germany, no, ng pagpupugay kay Adolf Hitler. At sinasabi ni Adolf Hitler na ito ay nakita niya noon pa, kasi may similar salute ang mga fascist sa Italia. At mukhang nakikita natin ngayon na ang gumaya sa kanya ay si Il Duce. No, si Il Duce mismo, yung si Mussolini, ang gumaya kay Hitler. So si Hitler yung nauna. At yung pagtataas ng kamay, no, na ganun, ay parang pagsisignify sa Germany, no, ng ilang mga grupo na wala kaming weapon. Okay, wala kaming weapon. And so, yun yung naging ano, kapag binabati si Hitler o nagpapakita ng loyalty sa Germany, sa military at kay Hitler, ay tinataas yung right hand na straight. No? Eh, ang nangyari siyempre, nung yung saludo na yan, yung saludo ni Hitler, no? Ay ano yan eh, simbolo yan na ikaw ay sumasang-ayon dun sa kanyang ipinaglaban at ginawa, which is yung racism nga, the extermination of 6 million Jews nung panahon ng Holocaust. Diba? So, nung malaking issue yan. At dahil may mga ilang mga racists na binubuhay yung tinatawag na supremacy of the whites, yung racial supremacy, kahit sa iba't ibang bansa sa mundo, ipinagbabawal ng maraming bansa, Germany, Poland, no, at iba pa, yung ano na yan, yung Austria, yung saludo na yan. At binubuhay yan ng mga tinatawag na neo-Nazis. Bakit? Halimbawa, yung mga neo-Nazis na naniniwala sa supremacy of the whites laban sa mga Black Americans na tinatawag natin. Na ngayon, mainit na issue sa Estados Unidos dahil sa mga nangyaring nakaraan. So, yun yung ano, yun yung konteksto ng Hitler salute. Now, itong nangyari sa Padayon the NCCA Hour, nakakalungkot ito kasi parang nakikita ko na wrong selection of picture lang ang nangyari. Kasi yung pagka nakita mo naman yung buong pagbati nila sa show na yan, no, na lagi nga akong inaanyayahan din na magsalita dyan, napakagandang show yan. Ano? Ay, ano, no? Yung pagbati ay hindi naman Hitler salute kung gumagalaw yung mga tao. Pero ang nangyari, yung pang, kumbaga, yung pang naging pagbati na parang nakataas yung kamay nila, eh yun pang nakuha, pinos, syempre, ang pangit tignan. Napakapangit tignan. So, well, sana tanggapin ng mga tao yung paliwanag. Tignan yung konteksto. The photo was, in a way, taken out of context. Pero kung yan yung paraan para mapansin ng isang cultural show at maraming makapanood, di ba? Sana ito yung maging daan para matuto yung maraming Pilipino. Kasi yung show na yan na Padayon ay napakaganda niyan sapagkat napakaraming pinipicture ng mga magagandang bagay tungkol sa ating kultura at sa ating kasaysayan. Sir, so, gaano po ba kadilim, no? Itong sa mga hindi po nakakaalam, gaano kadilim itong panahon ng Holocaust? Kaya ganito na lamang ang naging reaksyon ng publiko doon sa controversial photo. Tandaan natin na si Adolf Hitler, hindi lang siya nagpasimula ng digmaan sa Europa, no, ng Second World War, napakalagim na digmaan na maraming namatay ng mga kasundalungan at marami siyang sinakop ng mga bansa, no, na maraming namatay na sibilyan sa mga pananakop na yun at maraming nasira ng mga iba't ibang mga infrastruktura. Nakakalungkot kasi sa Germany, naniniwala si Hitler na dapat ang manaig na rasa ay yung tinatawag na Aryan race. Kasi ang nangyari, maraming naging Hudyo na humalo na doon sa Germany. Kasi yung mga Hudyo, umalis sila sa kanilang bayan eh. Noong matagal na panon, centuries ago,
At ang nangyari, kumalat sila sa maraming bansa. So sila'y isang kultura at nasyon na walang bansa. So sa Germany, ang nangyari sa kanila ay para silang, kumbaga, humalo sila sa populasyon. At ang naisip ng ilang mga Germans, bakit itong mga Hudyo na ito, na mga negosyante, sila ang yumayaman, tayo ang walang trabaho. Kaya ang nangyari ay sinisi ni Hitler ang pagkatalo ng mga Germans sa mga Hudyo. Oh, sa mga mayayamang Hudyo at sa iba pang mga sinasabi lang, nais nilang pabagsakin ang Alemanya at kunin ang ating yaman. Kaya dapat sila ay ating puksain. So, yun yung naging anti-Semitism na tinatawag natin. Anti-Semitic, anti-Jewish. At of course, yun yung nangyari nga na eventually, yung final solution na tinatawag natin ay burahin ng mga Hudyo sa Europa. Kaya sila'y pinaghuhuli, dinala sa mga concentration camps. No? Kung saan sila'y pinagtrabaho ng mahirap. At marami sa kanila, lalo na yung mga matatanda, mga bata, mga babae, ay at iba pang mga tao ay dinala sa mga gas chambers o kaya pinagbabaril at yung kanilang mga katawan ay nilagay sa mga tinatawag natin na mass graves. So nakakalungkot na panahon sa ating kasaysayan bilang isang kabiyastan. Aba. Sir Shao, last question na lang mo po. I know, nasa break lang po kayo ngayon. Sir Shao, bilang isang historian, no, ano naman po ang masasabi ninyo na may reaksyon ang tao doon sa larawan na iyon? Because maybe, hindi pa rin nila nakalimutan ng kasaysayan. Ano po ang masasabi ninyo po dito? Bagamat nakakalungkot na, kumbaga, dahil dito, nalagay sa mainit na tubig ang aking mga kaibigan sa NCCA na nagpo-produce ng isang magandang palabas, ay parang maganda rin na nakita natin na umaalma pa pala ang mga tao sa pasismo, umaalma pa pala ang tao sa racism. No? At mahalaga na mapag-usapan ng mga itong nangyaring ito ay isang trigger para mapag-usapan natin ano ba tindig ng Pilipino dito? Tayo ba ay sasang-ayon sa pang-aapi ng ibang lahi? Tayo ba ay sasang-ayon sa pang-aapi ng ibang tao? Kasi kapag sinagot natin yung mga tanong na yan sa ating mga usapan, yun yung maghuhulma sa ating kinabukasan bilang isang bansa. Kung tayo ba'y magmamahalan bilang mga Pilipino at kung tayo ba'y yayakap sa mundo. Ayun, sir, napakaganda, Sir Shao. Sir, maraming salamat po as always sa napagbigyan nyo na naman ako for the end time. Thank you so much, Sir Shao. Ingat po kayo lagi. Salamat. God bless. Thank you, sir. Ingat po.